Hi everyone! Welcome to this new series here on iVolunteerTV, Biz for Good. That's short for Business for Good. I am Aya Antonio, and here on Business for Good, naniniwala tayong ang negosyo hindi lang dapat profit-driven. Tingnan din natin kung paanong nakakatulong sa iba't ibang mga tao, sa lipunan, ang mga brands na tinatangkilik natin, produkto, serbisyo, at iba pang mga negosyo. In this first episode of our series, we'll introduce you to you a business that specializes on leather craft. Pero hindi lang basta paggawa ng bags at iba't ibang mga produkto ang specialty nila. Tumutulong din sila sa mga taong may kapansanan. So let's go, let's get to know this biz for good, handcrafted by Harls with its founder, Harley Dave Beltran. Handcrafted leather goods ang tampok sa Handcrafted by Harls, leather bags, wallets, at iba pang mga produkto. Mga taong may kapansanan ang gumagawa ng karamihan ng kanilang mga produkto. Higit 90% ng mga nagtatrabaho sa Handcrafted by Harls ay people with disabilities o PWDs. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, nag-adapt ang Handcrafted by Harls sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong produktong kailangan sa panahon ng pandemya, gaya ng leather masks at ear savers. Bahagi ng kinikita ng Handcrafted by Harls ay napupunta sa pagbigay ng ayuda at food packages sa mga batang may kapansanan na hindi nakakalabas ng bahay dahil sa COVID-19. Hi Harley, welcome to our show Business for Good or Biz for Good for short. Harley, you started Handcrafted by Harls in 2014 and that's about 6 years ago. So take us back to the beginning. Mula sa simula ba, nasa plano mo nang gumawa ng negosyo para sa people with disabilities or yung mga taong may challenges o may kapansanan? Hello, Iya. Thank you for having me this this special na show. Yeah, it's been 6 years na pala ang Harls, and then until now, nandito pa rin tayo, nagsiserve pa rin sa purpose natin. 2014, ang tagal na, no? Pero parang kahapon lang. Para short lang siguro na balikan natin yung story namin. Hindi ko inakala na hanggang ngayon ay nandito pa rin ang Harls. Na naka-hold pa rin ako doon sa purpose to create employment and to create jobs for the persons with disability. Originally, yung Harls talaga ay hindi yun yung una naming direction eh, no? Kung mababalikan nila yung mga nakasunod ng story ng Harls. Pero binago ng mga may kapansanan yung aking plano para pagninegosyo. So it's not just more on earning, it's more on impact. Yung 2014, originally, yung Harls kasi, binuo ko siya for a typical business na, alam mo yan, gagawa ng produkto, ang vision ko, one day, yung mga buyer ay bibili sila ng local produce. Imbes na bumili sila ng branded brand, may local produce. So typical of like production talaga ang iniisip ko na gagawa nitong product line. Then one time, yung 2014, after 6 months naming set up yung Harls, dumating si Ronald. Nagkaroon ako ng kailangan ng isang mga tao para gumawa, pero ang hirap mag-hire sa aking lugar dahil nasa loob ng village ako. Pero dumating si Ronald, na siya yung first na persons with disability na naging partner ko. Hindi ko naging empleyado, pero naging partner ko sa paghahanap buhay. Nanghihingi siya ng pera, pagkain dito sa village natin. Pero that time, wala akong maibigay na pera at saka pagkain sa kanya. So, in-offer ko sa kanya job. So, doon ko na naman sa kanya na hindi pala lahat ng mga taong may kapansanan sa lansangan ay nanghihingi lang talaga ng pera at saka pagkain. Gusto nila ng trabaho, sustainable na trabaho. So, nagulat ako sa response ni Ronald that time na
kahit anong trabaho, basta makapagbili siya ng pagkain at makakapagbili siya ng bigay siya ng pera sa magulang niya, sa bahay niya. So, from a typical businessman na alam mo yung gagawa ng produkto, bebenta, so nagbago yun, Ian, ngayon, it's more on impact, no? Yeah. So, si Ronald, yung wheelchair user natin, and then, fast forward, nagkaroon na tayo ng deaf and mute, meron tayong crutches user. So, it's more on, naging drive siya, ang learning ko nga eh, na-recognize ko yung sarili ko as a social entrepreneur 2017. So, nag-i-employ na ako ng mga may kapansanan 2014. Yung transition na ang lakas, di ba? I mean, from a typical businessman na profit-oriented, yes, and then na-convert into more meaningful, impact-based company. Ilang mga people with disabilities na yung na-employ mo or naging partners mo mula nung nagsimula ka ng business? Dito sa San Pedro, Laguna, meron tayong wheelchair user. Most of them are deaf and mute, 5. So sa team ko, before pandemic, we are 10 sa production namin. So hindi lang siya persons with disability, inclusive kasi. Pwedeng magsama ang what we call able person and persons with disability. Pero hindi siya naging hadlang na hindi pwedeng magsama sa isang production. So, ang ganda ng team. It's not usual for businesses, diba, to consciously employ persons with disabilities. But for you, it has become one of your purposes for the business. Naging heart siya. As you said, parang naging talagang social entrepreneur ka na since 2017. So, as a business owner and as a person, what did you learn from the people that you work with? Ang dami kong natutunan sa mga may kapansanan. Yung dream ko, pangarap ko iya, balang araw wala na akong makikitang may kapansanan na nanghihingi ng pera o pagkain sa lansangan. For me, yan yung isa sa mga gauge ko na pag once na akong makita niyan, I think I'm doing well na. Isa sa mga natutunan ko sa kanila, yung pagbigay natin ng pera at pagkain sa mga may kapansanan sa lansangan ay hindi tulong. The more natin silang pinush na gawin nila yon. Pero pag-provide natin ng access na mayroon silang trabaho, opportunity, pang-sustain, yun ang kailangan ng bawat isa. Yun ang kailangan nila. Yung pagbigay ng equal opportunity, yun. So being an entrepreneur, nandito ako ngayon is not just to do business. I'm here to inspire everyone. I'm here to challenge every entrepreneur or trying to be entrepreneur or wanna be an entrepreneur to consider persons with disability in your business model, no? Mm-hmm. To design your company to be inclusive, hindi yung exclusive, no? I-design natin yung kumpanya natin, maliit man yan, micro man yan, small, medium, enterprise man yan, na pwede ang may kapansanan. Kasi for me, Iya, madaling bigkasin yung disability. Pero ang hirap intindihin yan, ano ba talaga ang disability? For me, disability is only comes pag walang access. Pag ang isang pupuntahan mo, pag naka-wheelchair ka, walang tulay, that's disability. Pero pag nilagyan mo ng tulay yan, walang disability kasi makakadaan siya eh. So that's for me, parang bakit hindi natin lagyan lagi ng linkage? So kung ang isang community, tinuruan mo ng skill, tinuruan mo ng product development, no? Livelihood program, pero hindi mo tinuruan paano humanap ng market, paano ibenta ang produkto. So hindi siya magiging effective. So ang linkage ang nagkaroon ng barrier, sayang lang. So pag tinanggal mo yung barrier, nilagyan mo ng linkage, walang disability. Right? For me, say simple as that. Oh, simple as that. Yan lang yung pagkakaintindi ko. So, that makes sense. Yeah. So yun yung ano ko, yun yung pagkakaintindi ko sa disability world, no. The only disability in our life is bad attitude. So kung meron tayong when we look to someone because of his disability,
that moment pa lang, naglagay ka na ng barrier eh. Mm-hmm. Diba? So, talk to them as a person or hire them as a person or as an abled person, mm-hmm. you will be surprised. So, parang sa akin, working with persons with disability, I learned a lot. It's 2021 kasi lokohan pa rin tayong nasa gitna ng pandemya. So, malaki nga yung epekto ng COVID-19 pandemic, lalo sa mga business owners, lalo na yung mga naapektuhan ng lockdowns, ng quarantine protocols. So, maraming mga negosyong nagsara, meron ding mga nagsimula, may mga nag-pivot or nagbago ng strategy. So, Harley, how did you deal with the challenges personally sa decision making mo? May mga specific kasing challenges yung pandemic, di ba? Pero isa ka sa mga negosyong nag-adapt eh. Nagginawa ka ng mga bagong ano products, for example, di ba? Pero as a business owner, ano yung parang naging guiding principle mo dun sa decision making, sa mga decision making na kailangan mong gawin sa gitna ng pandemic? Una-una, itong pandemic na to, isa ako sa number one na for me, I think, pinakanahirapan. Kasi unang-una, majority of my partners are persons with disability. Sila yung bawal lumabas sa bahay at ang senior citizen. So paano, yan yung gusto kong i-question eh. Kasi pag sinabing persons with disability, general lahat PWD hindi pwedeng lumabas. Eh meron tayong mga nagtatrabaho na PWD na hearing impaired, yung mga deaf and mute, pero pwede silang lumabas. Dapat so they'll consider sila na PWD, bawal silang lumabas. So during that time, GCQ, nahirapan ako kasi yung meron kaming mga trabaho pa rin na pumasok that time, ACQ, may trabaho pa rin kami. Isa sa mga kinapitan namin, kaming lahat, hindi lang ako, yung comes to decision making kasi, hindi lang ako ang nag-decide, the whole team decide. Ganun ang practices namin dito sa Harls. Hindi, porket ako si Harley, ako ang masusunod, no. Lahat, kinukonsult ako. So, ang lahat ng ginagawa namin, nakasurrender kasi yan sa Panginoon. Pinagpipray namin yan. Guided kami. Then tinatanong ko yung bawat isa kung kaya ba namin gawin to, saan kami mag-a-adjust, then lahat nakakonsulta ako sa kanya. Tinuruan kami ng COVID kung paano kami mag-work as a team. Harley, what brings you fulfillment sa mga ginagawa mo? For me, fulfilling is at the end of the day na nakakabili kami ng mga pagkain sa bawat pamilya, yung bawat kita na nakukuha namin sa araw-araw, and then yung every week na kahit pa paano nakakapagpasweldo ka sa yung mga teammates at nakakabili sila ng pagkain nila para sa pamilya nila. For me, that is fulfilling. Especially yung mga taong patuloy na tumutulong sa amin, sumusuporta. Yung mga customer na naging kaibigan ko, naging kaibigan namin, at naging part sa advocacy na ginagawa natin to create jobs for the persons with disability. For me, that is fulfilling. Okay, wonderful. Thank you, Harley, for joining us today on Biz for Good. But before I let you go, what's your message for your fellow entrepreneurs who may also want to scale their social impact? Laban lang. Tulad ng sinasabi sa akin ni Ronald na, bye, laban lang, kaya natin to. So yung team and also yung aking kapatid na, adopted na kapatid na si Arnold Balaez sa Cebu, na lagi niya sinasabi, laban lang. So I know there's hope sa lahat ng nangyayari ngayon. Ito ay learning, no? Learning lang to para sa atin na mag-o-open pa yung ibang skill na pwede pa tayo. So learn and adapt and laban lang. Yan po yung message ko sa bawat entrepreneur na dumaranas ng matinding pagsubok katulad ko ngayon. And dun sa nangangarap maging isang entrepreneur, find your purpose. Kakaiba po yung ang magic na may bibigay po sa inyo. And
there you have it. Handcrafted by Harls is a story of finding your purpose and how you can better serve and help those around you along the way. Kahit na sa gitna ng pandemya, maraming mga negosyo yung nagsara, may mga nagsimula, at may mga nagbago rin ng mga strategy. Ang mahalaga, kasama natin ang mga tao sa paligid natin sa pagsulong sa pagharap sa pandemya ito. Maraming salamat for joining me in this first episode of Biz for Good. This has been Aya Antonio. Connect with me online and follow us on Facebook, iVolunteer Philippines. And don't forget to like and subscribe to our channel, iVolunteer TV. Thank you so much. Join me again next time here on Biz for Good.